Hi guys, welcome sa ating Java Tutorial for Beginner series. So ating pag-usapan ngayon ay ang Java Access Modifier. Okay, so bago tayo mag-umpisa, dito muna tayo sa table. Okay, meron akong table na ginawa dito. Ito yung Access Modifier. So sa Java, merong apat na access. Okay, so ito yung private, default, protected and public. So ito yung limitation within class. So sa class ma-access siya lahat, within the package so yung private lang ang hindi. So ang default at saka protected and public ma-access siya sa outside sa package or subclass only. So sa private hindi siya ma-access and sa default hindi. Sa protected at saka public ay pwede lang siyang ma-access. Then sa outside the package, so only the public, okay, public na methods or variables lang yung ma-access. Okay, so dito naman tayo sa ating example. Okay, gumawa na ako ng example dito. Merong inside, okay, inside na class. Okay, meron siyang apat na access. Okay, ito yung private na, okay, variables. Variable, private fields, and then public fields, then protected fields. Yung access nila ay protected kung protected yung nilagay ko na variable. Then sa public ay public na fields. Then sa private, private na fields. Okay. Then, pag default, wala yung default na keyword kasi doon lang sa switch case na sa switch case lang lalagay yung default. Okay. So, dito, wala siyang keyword kundi ganito lang yung paglagay ng default na fields. So, string, wala na siyang access. Kung ano ba yon, wala na siyang keyword, tapos yung variable. Pag mag-declare ka ng default, ito yon, yung type, then variable. Pag sa methods naman tayo, dito yung methods, ito yung methods. Okay, pag methods, ito yung access modifier, then void, wala kasing return type na string or any. Basta ito yung sample na method. Okay, so ito yung method, private method. Kung private yung access niya, yung public, public yung nilagay ko na methods ay public methods. Protected, protected na methods. Pag wala siyang access, void siya. So lagyan natin ng void. Void lang tapos pangalan ng methods. Ganun rin sa outside. So ganito rin magkapareho lang sila. Okay, so dito na tayo atin ang susubukan kung within the class. Okay, so ito ma-access ba ang variable na private yung access or default, protected, or public. So, dito tayo sa main. Nilagyan ko na lang ng main na method. So, maglagay tayo ng main method. Okay. So, tatawagin, mag-create tayo ng object inside and outside class. Okay. Inside, una yung inside. So, in yung object natin sa inside na class. Then, new, then inside. Ito yung constructor natin. Then, outside. Okay. Outside. Out yung object natin. Then, equal new. Then, outside. Then, ito. So, meron tayong object in and out. So, try natin i-access yung mga variables at saka methods. So,
try natin system, for example system, or okay, wala na, diretso na. Okay, and ito yung object ng inside na class, then mayroong point. So ito yung pagtawag ng variable at saka method. Okay, sa inside, di ba? Sa inside, yung ma-access dito sa inside, guys, ay within the class. Okay. So ma-access naman siya. Okay, dito tayo sa within the package. Okay? Within the package, ang hindi niya ma-access yung private lang. Okay, so yung method at saka yung attributes, fields ay ma-access niya. Okay, so yung default, okay, default, yung private ay hindi. So hindi naman natin nakikita yung private na fields, then pati na yung private na methods. So tatlong methods dito, default, protected, public, so ganyan lang. So hindi natin ma-access yung private kasi yung private dito lang talaga siya sa inside. Okay, for example, itong method na ito, tawagin natin yung variable na okay, string equal, so for example, fields, okay, equal natin, tatawagin natin yung ito, fields or method. So dito tawagin natin yung private. So matatawag siya kasi within the class. Sa ating table ito, within the class ma-access lahat siya. Ito namang for example, itong protected, so tatawagin natin space, control space kung NetBeans yung gamit mo. Control, press control plus space. Makikita natin yung lahat ng access. Ma-access natin na fields and ma-access natin na method. Okay? So ito yung ibig sabihin within the class. Yun, ma-access natin lahat. Pero within the package, so dito sa main, within the package, ito yung package na tinutukoy niya. So within the package, yung inside, kasama sila. Isa sila sa package. So yung hindi pwede ma-access, yung private. Okay, yung private. Okay. Hindi naman natin nakikita yung private. Okay, private. So, ganun. The next is within the package, okay? So, within the package, yun, private, hindi siya ma-access. Then, sa outside the package, by, okay, package by subclass only, okay? For example, ang ibig sabihin niya ay ito. For example, outside the package by subclass. Okay, for example, yung outside muna, try natin yon pag-access. So yung outside the package, ang ma-access niya is public and okay, public methods only. Pero dito, okay, ma-access siya yung protected. Pero mayroong condition by subclass only. So para ma-access natin yung protected na method at saka protected na fields, so kailangan nating i-extend dito. Okay, extend tayo. Ito na yung halimbawa, okay, extends, for example, outside, extend natin, then, i-call natin itong class na main, so main, then main na object, equal new main, okay, then dito, main, ma-access na natin yung protected na mga variables at saka methods. Then, dagdagan natin ng tuldok. Ito na. Ma-access na natin yung protected, public. Okay? Protected and public sa outside. Pero sa inside, okay? So, okay, so, kung sa inside, kasi inside sa package siya, i-extend natin, protected, public, and default. So, tatlo.
public, protected, and default. So, ito yung method na public, protected, and default methods. Ma-access siya with if within the package yung default. Pag outside yung default, hindi na niya ma-access. Okay? So, outside okay, outside, wala na. Hindi na yung default kasama at saka protected kasi yung object natin out. Okay, main. So, main tayo. So sa main, ma-access natin yung public, then protected. Pero yung default, hindi na natin ma-access. Kasi outside the package na siya. Nasa labas na yung outside. Ito. Nasa package na com-aldrin.access-modifier.inside na package. So, ibang package na yun. Ibang directory na. So, hindi na niya ma-access kung outside. Okay? Pero kung inside, ma-access niya yung default. Okay. Inside. So, yung default, kasali. Ito yung ibig sabihin ng table na ito. Pero outside, yes. Okay. Outside the package, kapag ito, hindi extend, okay, yung out, yun natin kukuin niya ito, out. So, ito yung outside the class, hindi siya naka-extend. Kasi, yung main, naka-extend sa, inherit sa inside. Pero yung outside na class, tinatawag lang natin yung outside na class ito. So, yung object, tawagan na ating gamitin. Then, only public fields and methods. So, only public. So, ito yung tinutukoy niya. So, I hope guys na meron kayong natutunan dito sa ating access modifier. Kung ano yung gamit ng private, public, and protected. So, yung protected only for the subclass. Okay, meron siyang gamit kung protected. So, I hope na naintindihan niyo yung ibig sabihin ko at sa example na ito ay sana maintindihan niyo. Ito yung access modifier 4. Okay. Kung paano mag-declare at paano tawagin, 'yun yung example ko. Maraming salamat guys sa inyong panonood at sana mag-subscribe kayo. Kung nagustuhan ninyo, subscribe kayo. At saka, i-like nyo yung button. Maraming salamat. See you next guys. Okay.